kumita kami ng ano yun. Ng kikiam. Tsaka fishball. $2.49. So, hindi ko alam kung masarap. Tatry muna namin. Kumuha lang ako ng tag-isa. Ano yan? Parang may mangkok. Try namin. Ayan siya, Bulacan na brand eh. Baka masarap, diba? May squid ball din pala, anak, kayo. Ayan. Mangkok. May laman yan, syempre. Let's go. Tignan mo nga itong ano, anak. Squid ball. Ito ko na. Ay, hindi. Squid ball. May squid ball din eh. Kuha ka. Long weekend eh. Narienda natin. Agwa ng manghuan na sauce. Manghuan ba yan? Manong sauce pala. Hindi manghuan sauce. Manong sauce. Manong sauce. Eto, mahal. 14. Pero marami naman laman. Kikiam. Ganun din. Kumuha na ako din. Fish cake. Let's go. Doon tayo sa kabila. Ano yan? Parang, ano to? Snowflakes. Hanapin muna kayo ano. May umami sauce akong nakita sa online. Anong brand? Hindi ko alam eh. Napanood ko kay ano kay Bene Blanco. May bisita siya at naghanaan siya ng umami sauce para sa ano. O kaya dashi powder. Dashi. Marami na yung kuha namin. Sabi namin, konti lang kunin namin dito eh. Pero baka hindi namin magpunta ng superstore. Dito na lang. Ito yung masarap na dressing. Yung QP. Pero wala yung roasted na sesame. Nakakuha ako. Nakakita ako ng ano, dashi. Bonito soups na. Kukunin ko na sana pagtingin ka. Oh my gosh. $29.99 din na. Para sa isang patahi lang na gagawin. No? I am good. Bring umami. Gluten free. Ano yan? Umami. Ayan pala may umami sila. Eh. $6.99. Pero di ko sure kung anong lasa yan. Frozen nila eh. Ano yung shredded coconut. Andyan lahat eh. And superstore naman kami ni Jermaine. Last na to, hindi na kami punta ng ano, ng meat shop kasi may mga karte pa naman na ilan sa bahay. Sobrang lakas ng hangin yung kaulan. Kamali ako nasuot na jacket, dapat yung malaki yung hood. Super soft. Ang hirap mag-anot, ang lakas ng hangin. Ito yung nakuha ni Jeremy na cart, napaka-ingay. Huh? Napaka-ingay ng cart mo. Ito yung tiyo na. Ha? Ito yung tiyo. Kuha tayo ng orange na yun, masarap. Ay, tingin ako ng apple crisp. Ha? Ah, o oh, apple crisp. Autumn crisp pala. Parang hindi ganun kaganda yung ano niya. Hindi siya dark. Parang dark green. I'm sure nabibili ko mas darker. Orange na lang. Ano, baka may duminak yung ano. Minsan yung bato. Ha? Kasi yung single. At tara na nga. Bilisan na natin. Ayan. Pili si Jeremy ng green bean. Sabi ko yung pili siya ng maganda. Sakto naka-green ka. Kakulay mo yung beans. All green siya eh. Oh. Hanggang sapatos. Hanggang cap. Nag-photoshoot yan kagabi. Photoshoot ka ba kagabi? Okay na. Let's go. Ano pa yung nasa listahan natin? Ang hirap lang itulak eh. Tingnan mo. Sige, tulak mo. Ingay eh, kapag mabilis ang langad mo.
walang pinya na ano ah. Maamoy yung durian eh. Alam mo, hinog na kapag ka ganyan eh. Maamoy. Mahal, magkano rin dito. And, $4.99 per pound. Tapos frozen, ano siya, frozen. Kaya kita mo nagkakrak na siya, kaya siya umaamoy. Baho, no. Pero masarap yan eh. Ha, naalala mo sa Butuan, umuwi tayo sa Butuan. Ganun yan eh. Ah, diba, taka pa na. 3 years old ka lang ata. Ano na kayo yung multo dun? Multo? Naalala mo yung multo? Namin siya yun. Umiyak. Ah. Cloudy ano natin. Cloudy. Maliwanag. Tingnan okra. Ay, ang pangit. Nyangak. Tingnan yung okra. $2.98 per pound. Ang pangit ng itsura. Wag na nga. No. Let's go nak doon sa Asian section. Oyster sauce. Kumuha ng roast chicken para mami ang gabi. Ano lang ang dami namin. Asian section. Ang aking oyster sauce. Nakasailang bigas. $29.88 na lang. Pinapacheck ako kay Jermaine, kay kuya niya, kung mayroon pa kaming stock ng bigas sa ano. Kasi okay lang din mag-stock eh. Kasi $10 difference din kapag nabili mo siya ng regular. Although tagal na nung bigas namin. Wala na? Ha? Ah, may isang sako pa. Matagal pa yun. Kabubukas na natin isa, di ba? Kalahati na natin. Okay pa yun. Tagal pa abutin. Yung pa yung binili namin noong December natin binili, ano? Tatlong sako nung bigas. Noong December pa yon. Tapos nung bumili kami noon, merong nakabukas na isa, nakabubukas lang. So, ganun katagal ang inabot nung bigas. Ano na ngayon? May... tapos may isang sako pa. So, abot pa yun hanggang next month. Parang kalabas-labas, ano. 6 months din kalahating taon. Boy bawang. Yung dingdong na blakang masarap, eh. Let's go. Oyster. Doon tayo sa oyster. Diretso tayo. Ito yung cornflakes na nakita ni Jonas. Gusto niya raw itry. Strawberry milkshake. Ito ako isa. Nakarampan niya, inaabangan niya eh. Nakita lang niya sa TikTok ata. Coffee. Hindi naman ako bibili kasi iwas na si Hubby sa coffee. Nagko-coffee siya decaf pero bihira. Tapos mamaya pala, pag uwi niya, diretso kami sa YMCA kasi niresetahan siya ng doktor na pumunta sa physio para sa vertigo niya. And so far, so good yung ano niya, result ng mga blood works niya. So okay na lahat, yung creatinine, okay, lalo yung blood sugar, as in, ano na, normal. So nakakatuwa lang din. Worth it yung ano, yung bawas-bawas talaga niya ng, lahat ng bawas na bawal. Kahit ako. Pero yun, yung workout talaga. Ilangan magkaroon ng workout eh. Sana maano namin. Magtuloy-tuloy. Ay naanon lang namin is yung ano niya. Yung sa vertigo. Pero otherwise, yung lahat ng blood works niya okay. Kaya nga sabi niya, tuwan-tuwa sabi niya. Request naman dear, gaano. Biligan naman yung ano.
yung Häagen-Dazs na strawberry cheesecake na ice cream. Sabi niya, tagal niya nag-test ng walang ice cream eh. Sabi ko, sige, sabi ko, bilay ko. Tsaka yung mango sago daw. So, mamaya gawa ko nung mango sago. Total eh, ano, tagal niyang nag-test ng walang ganun. Nak, tignan mo yung nakita ko. Yan si Jermaine. Ayan mo. Frosted flakes. I mean, yung strawberry milkshake. Nakawang ketchup. Hindi, tama lang. Pang ano yan eh, sweet and sour na fish fillet. Let's go. Yun ang mga ice cream. Strawberry. Ito, Häagen-Dazs. Wala ata. Eh, walang strawberry na. Walang strawberry cheesecake. Ayun. Nag-iisa na lang. Naka-sale pa siya. $4.99 na lang ngayon. Strawberry lang yun. Ah, strawberry lang yun? Yun lang. Ito yun. Eh, dito yun. So, may mga ito. Ubos. Toblerone. Saan na eh. Sarap yung Chobani na brand eh. Wala sila. Ayos sa bago flavor. Kaya lang ang sugar. Kailangan ma-check. Ayun, taas 10 grams. Mga bulaklak. Buti kahit malamig, hindi ano. Ano lang ang temperature ngayon eh? Plus 8. Kasi windy. Sige nak. Wait na. Ayan. 5 degrees lang pala today, kaya pala sobrang lamig. Ang hangin pa. Nanto ka na. Pauwi na. Ay, hindi pa. Bili kami ng mga kain para din magluto ngayon lunch. Dahil lang kami sa Food City, kulang ako ng liver. Wala akong makita ng chicken liver dito. So ayan, bahay na kami. Nasa lansad ko na, natupi ko na yung mga bag. Alam ko wala nang kulang eh. So yan, yan ang aming napamili. Ito yung gusto ni Jonas. Tuwan-tuwan nung nakita. Yung, anong tawag mo dito? Strawberry milkshake na frosted flake. Ewan ko, masarap. Tapos condense yung cream para dun sa ano, mango sago. Tapos whipping cream, 35%. Sabi lang ako ng cream silk. Mahal na, $10 na yung ganito. Tapos, gata. Tsaka tinry ko to yung isang ano, yung Greek yogurt na strawberry watermelon. Tapos yung tofu na dessert. Cheese. Ketchup. Ito para sa order kasi to. Sweet and sour. Tapos ito yung para sa tteokbokki. Magtatry akong gumawa. Tapos yan, oyster. Liquid seasoning. Ito nakasale sa Seafood City. $1.29 na lang. Tapos, cranberry, pineapple na juice. Tapos yan, romaine, spinach, talong, green onion, may labanos, lemon, tomais, tsaka bawang, tapos yan to, yung singkamas. Tapos bumili kami ng orange. Matamis tong brand ng orange talaga na to. Hindi ko alam kung nakaka-tsempo lang kami, pero every time, matamis siya. Tapos syempre, mangga. Tapos toge. Basta sa Hong Kong, lagi may fresh na mga gandong toge. Tapos green beans, sibuyas,
Ito yung munggo. Nasabi ko na ba? Munggo, ano to? Uraro. Tapos Hansel. Ano pa ba? Ayan, itlog. Tapos quail egg. Itong quail egg para sa sipo egg. Order yan sa Sunday din. Tapos nata para sa mango sago. Yung putok. Paborito ni Javi. Tapos bumili ako ng mga biskuit-biskuit yan. Tsaka yung ano to, toasted. Ano tawag mo dyan? Kalimutan ko yung tawag dyan. Yung prima, parang katulad ng Primavera na brand. Yan. Butter toast. Tapos, fried garlic. Ito parang binangkal. Pero maliliit siya. Tapos dingdong. Tortilla flour. Yung soft shell. Tapos ito yung kikiam. Sa weekend namin nani yan. Fish ball, may squid ball, may kikiam. Lobster ball. Tapos ito, fish tofu. Tapos bumili ko ng muscle na nakapilled na. Yan. Tteokbokki. Tayo kong gawin yung rosé. Rosé na style. Tapos corn at saka peas. Tapos hipon. Daing na bangus. Pero hindi pa ito marinated. Mas gusto ko kasi ako nagmamarinate. Tapos salmon. Chicken leg and thigh. Ito para sa order din to. Giniling para sa spring roll at saka itong pork mask para naman sa sisig. Sa sisig din tong liver. So yan guys, yan ang aming mga napamili. Kain muna kami tapos mag-ano na rin. Mag-salansa na. So, nagte-testing na ng vacuum. Pwede mo atake yung anak. Naglagay ako ngayon na dun. Yung area na yun. Talaga naman. Napakadumi. Tsaka hindi mo nakikita yung dumi. Pero nung ginamit namin, dami talaga. Tingnan niya. Yung lakas ng buga niya patalikod. Eh, nahugot eh. Nahatak na ko yung ano yan. Yung pinaka... Ito yung wire. Pwede mo atake yan. Para humaba. Wala ka siya kagabi nung nagde-demo eh. Hindi niya nakita kung paano. Eh sila ang kuya niya madalas na mag-vacuum eh. Yan. Lakad-lakad nakatulog kami. Sarap ng tulog eh. Oo nga, bumaling pa ako ngayon. Nandun lang kami sa sofa. Di ba kanina nung nag-vacuum sa Germany huling ano eh, vlog namin. Tapos parating na siya nun. Tapos vacuum. Dami talagang dumi. Yung hindi mo siya nakikita, kala mo malinis. Pero ang daming alikabok eh. So, yun. Natin, worth it ba? Marami kasing yung naaraan yung vlog na bago lang. Ang daming mga comments na masyadong mahal yan. Ganyan, mga messages. Oh, iba-iba ng ano. Hindi naman masyadong marami. Kumbaga, iba-iba ng opinion. Nasa naman natin yan. Decision naman natin. Kasi magagamit naman talaga. Oo. Tsaka hindi naman siya pang isang taon lang nagamit. Ilang taong gamit yun eh. Kaya. Hindi dumadaan. Yun. Kaya ngayon, lakad-lakad. Medyo malamig. Pero masarap maglakad ng ganito. Hindi siya mainit. Hindi ka papawisan. Kala ko mag-uulan eh. Ulan na mukha ngayon ah. Kita mo kaya yung mga, ano, yung mga puno nga. Ano, ay, sumbarado nito siya. Pag mayroon dyan, ano, yung mabibilis umikot, matatamaan pa yan eh. Yun lang problema rito mga, eh. Ano, yung mga disiplina, hindi pa rin natadala. Kaya hindi pa rin nila na... Nababago. Nababago. Kasi, siyempre, ano tayo eh. Kahit na ba nandito tayo sa Canada, kumbaga, lahat tayo dapat mag-abide ng law. Mag-adapt ka doon sa kung ano yung... Tsaka yung mga policy ng Canada. Mga rules nila and regulation. Hindi pwede natin i-incorporate yung ano natin. Yung kung ano yung kinalakihan natin sa ating bansa. Kasi, syempre, kaya ka nga pumunta ng ibang bansa. Kumbaga, ikaw yung susunod, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Marami rito kasi mga ano eh, mga ayaw nila ng mga rules na ganun.
Sunday, kasi makikita mo lang sa parking. Kapag nag-park, parking. Kahit na hindi ka na dapat parking, lalagpas sila. So medyo delikado yun eh. Medyo off yung mga ano namin, mga comment namin, lalo na sa mga ganun. Pero siyempre, wala naman nga perfecto, kaya lang. Yung sa amin, ano naman namin yun, na-observation. Na-observe lang namin, lalo na yung mga sa mga pag-drive. Ay, naku, grabe dito. Yung drive, parang kahit na... Parang hindi nila alam kung ano yung right of way, kung sino dapat ang ano. Yung ay, gaya niyan. Four-way na yan. Four-way, tapos hindi naman four-way, hindi nila alam kung sino yung mauuna. Tsaka parang lagi nagmamadali sila na hindi dami, naman. Dami yung aksidente dito, kaya nga pag umahalis hanggat maaari, focus ka talaga sa drive, hindi lang dun sa ano, kasalubong mo. Yun, nasa paligid mo lahat eh. Tingnan nyo nalang yung nangyari sa akin. Hanggang ngayon, wala pang tawag yung insurance. Ang hirap. Although, mabubuhay naman ako nun kasi gas-gas lang. Kaya lang, di ba dapat kahit pa paano nakaiwas ka doon sa pangyayari. Eh, pareho kaming siya mismo yung, ano, di ba? Naabala sila pareho. Naabala pareho. O, ano nangyari? Di, wala. Gastos na. Pipilitin nila ako mag, ano, mag-insurance, claim ng insurance. Tapos, di naman. Yung deductible, babayaran ko rin 1,000. Mas mahal pa yung deductible na babayaran mo kaysa rin. So waiting, hanggang ngayon, ang buwan na, pero wala pa rin nangyayari. Papapulang ng konti yun eh. Dito uli kami sa lakaran. Yan. Dahil naglalakad-lakad tayo, so marami kaming mga chika-chika, kung anik-anik nga lang. Ayun. Makakakit na no. Lamig yung hangin eh. Future school, kailan kaya yung future school na yan? Baka 10 years from now pa yan. Takbo. Sana makapag-bike. Hindi naman matuloy, bukas umuulan. Gusto ko sana magpunta sa Kananaskis, pero wala. Sayang yung ano, yung biyahe. Sayang ang gas, sa mahal ng gas ngayon. Tapos pagdating mo ron, tinignan ko yung weather eh, magiging ano, sa 7, 8 ng umaga. Usually kasi ganung oras kami dumarating dun eh. -1. Lamig. Eh, extra pang mas malamig yun dahil nga, ano, nasa tabi ng bundok. Dikit ng pusa eh. Nadaan na namin, nakukuli siya na gamit. Daga maliit. Sa tagal namin dito, ngayon lang ako nakakita ng ano ulit. Ng daga. Ganda ng kulay yun, no? Para siyang ano. Kaya alam, pag nag-shed yan. Ha? Pag nag-shed ng balahibo. Sigurado. Ay, ano yung nakasabit pang plastic doon sa... Yan, ang hirap dito. Itong side na to, daming kalat. Ang lakas ng ulan doon, oh. Kitang-kita sa camera, eh. Tingnan ko. Ayan, oh. Ang lakas ng ulan, eh. Bilang side, ang lakas ng hangin. Pagdating na dito, sakto lang. Wala eh. Ba't pwede natin susi ng mailbox? Bakit? Ay, yung ano, isa. Wala mong ipo-ipo eh. Yan. Yan yung logo. Logo! Cornerstone. Kaya puro ba ito dyan? Sa cornerstone. Harvest Hills na din. Ito yung ano yung townhouse na kukunti pa lang nakatira. Ang tagal ng tayo niyan, ano? Yan, cornerstone. Lakas ng ulan dun. Lapit na tayo sa bahay. Pauwi na. Nakaikot na. Ay, naka-exercise ng konti. Mamaya. Lakad-lakad. Nood ng basketball. Ay, bakit tayo pagkalapit-lapit sa mukha ko talaga yun. Alas 8 na rin ng gabi eh. Ganda yung kulay na itong bahay na ito, ano, yung brown. Ayun, oh. Nakauwi na kami. Lumalamig na eh. Lamig. Laksa ng hangin eh. Ay, pero ayos naman. Sarap magkakadlakad.
Sulitin. Konting exercise. Sulitin ang panahon kasi pag winter, hindi na ulit makakalakad. Parang sobrang bilis ng araw eh. Ganun talaga. Pero umpisa pa lang naman ang summer, spring pa rin, di ba? Ayun ako masama yun. Nagbalit na dahil tapos yung winter. Hmm. Yung snow, tapos nag-uulan lately. Kumbaga, nakain ng winter yung konti nung spring. Which is ang ano naman namin, yung winter namin hindi ganun ka-worse gaya nung mga nakakaraang taon. Mainit eh, di ba? Meron pang araw na 15. Parang mas malamig pa nga nung ano eh, nung patapos na eh. Yung grocery lang kanina. Try nung bakyo. Bukas mag-ano kami, linis-linis. Linis-linis. Masubukan natin ng galing. Pero kanina dito lang, at saka yung ilang stair nung hagdanan eh. Talagang ang dumi na eh. Lalo dito sa may entrance na mat namin. Tsaka malaking bagay yung ano, yung purifier. Oo. Talaga makikita nyo yung ano, yung alikabok. Nagkakaroon siya ng alikabok eh. Nasasak na alikabok. Pwede mo siyang iset din ng ano eh, ng ilang minuto, di ba? Hmm. Lalo ngayon pag kayo magluluto, pwede na. Na-testing ba natin ng tuyo? Ayun. Bagay, bira na kayo magtuyo na eh. Pag magtutuyo eh, mapaparami lang ng kain eh. Iwas din ang mga nakaka-high blood yun, di ba? Mga alag na yan. Pero maganda naman yung result nga nung ano niya. Like nung sabi ko nga, kaya nga nag-request siya ng mango sago at saka ano eh, ice cream. Kasi yung result nung ano niya, sugar niya, yung glucose test niya, okay. Panalo na. Normal. Kailangan lang i-maintain. Pero hindi, dahil naging normal na yung mga test niya, pati yung creatinine. Kung ano na ilan yun, di ba? Mm-hmm. Yung test mo. Ang ano na lang, yung cholesterol medyo may ano pa. Kaya lang nasa... Normal naman ha? Normal naman na yun. Kaya lang, yung sa'yo kasi nasa dugo na din talaga eh. Hmm. Ganun daw talaga yun eh. Pero hindi naman ganun kataas. Sakto lang. Basta yung diet na lang siguro maintain. Lang ng ganun. Tsaka kahit nasabihin yung okay na rin yung ano, yung result ng glucose niya. Still, kung mag-dessert matamis sa weekend lang. The whole week, wala. Kumbaga parang cheat ganun day pa lang yun. Cheat day pa rin. Hindi pa rin pwedeng yung wantosawa ng araw-araw ulit, back to, ano, kain ng matatamis. Tsaka pag nasaanay ka na rin, walang matamis eh, no? Yung bihira ka na kumain ng sobrang matamis. Sobrang tamis ng, ano, pag tumikim ka. Parang sobrang tamis. Ma-distinguish mo agad yung napakatamis sa... Yun, pati yung coffee, naiiwasan na rin niya kasi nga. Yung sa vertigo naman niya. Dami eh, kung ano-ano eh. Nakakainom siya ng kape lately, yung inom ako na isang... tasa lang, pero tumitikim lang siya. Kung ano, matanggal lang. Yung ano ko eh, yung ilalagyan ko ng mga gamot, ang dami na eh, parang tatlo, apat na eh. At least, di ba? Collection na eh. Di na nadagdagan. And sa birthday ko naman, ano yun eh. Kailangan lang mapuntahan yun sa ano, hindi namin napuntahan no kanina. Yung ano, yung... Yung sa PCO. PCO. Monday pala, holiday. Ang suggestion kasi nung ano namin, sa YMCA daw. Oo. Pero sabi, may isa kaming ano, viewer na o subscriber na nag-mention dito lang malapit sa Cityscape. Sabana. Sabana pala. Nag-ano rin ng crystal sa tenga. Imbalance. Alam din daw yun. Si Hen yan, si Kuya Heavy D. Ah, si Kuya Heavy D ba yun? Para lang ano. Alam niya eh, siya yung nag-anot. Kahit so, nung aksidente ako yung PCO, siya lang na nag-suggest na magandang araw dyan sa Sabana. Try natin yung Sabana. At least mas malapit kasi kumagawa yung YMCA medyo malayo. YMCA medyo Genesis pa yung pinakamalapit nun, ano? At least dito mas malapit. Yun pala, tayo yung mag-shoutout kasi manunood kami mamaya ng Abigail Movie Night. Abigail, maganda yan. Nakita ko yung ano nun, yung... Trailer. Ganda. So, Movie Night, alam nyo naman, day off, syempre, sulitin. Kasi weekdays, kailangan matulog ng mga... Ay, natok na siya. Hindi ako nakatulog ka ngayon ng hapon eh. Ganun talaga. Naka-idlip ka naman, ikaw naman eh. Naka-idlip ba? Sabay nga tayo natulog, di ba? Kaya tayo naglakad late na. Nakalimutan ko eh. Nakalimutan na, pero antok pa rin. Ayun na. So, ano pala, shoutout muna tayo kay Sis Weng. Ang Team Gabrang. Gabrang? Gabrang. Marilu Matawaran. Si Miss Evelyn Moments. Si Asi. Si, ano yan? Antonina. Antonina.
si Nona Alvarado. Si Alvaro? Alvaro pala, sorry. Ito kasi, pag nagsulat eh. Nadagdag ako. Rainfall. Sige, basahin mo na lang. Ivy Quaresma. Hindi ko na mabasa eh. Si Mason. Chinita. Si Nikki. Chris Red. Jacob's Corner. Lilian Ortega. Noel Nepomuceno. Sonia Estacio. At Dulcielo. Ayan. Nung kapatid ko nga pala, belated happy birthday. Ngayon lang ako pa siya. Si Franz. Si Franz. Sobrang belated. Anong betcha na ba? Ayan talaga. Bagay, bira. Ang ate ko lang naman ang aking masugid na tagapanood eh. Ate Annie, tsaka si Patrick. Hello din sa inyo. Hello, hello. So, paano guys? Kami manonood na muna. Balita namin kayo maganda. Kasi mapanood nyo din. Pero mukhang maganda. Panoorin na para ano. Yung trailer pa lang maganda. Trailer pa lang maganda. So, nood-nood muna. Sulitin ang day off. Siyempre. Paano guys? Thank you. See you on the next vlog. Bye.